Yo, what's up mga kahardot? Magandang araw sa ating lahat at sa lahat ng nanonood saan mang parte sa mundo yon. Good day at bago ko umpisahan ang aking video ito, sa araw na ito ay isa po munang panalangin. Lord, maraming salamat po sa biyaya at pagpapatnubay mo po sa aming lahat at lalong higit po sa aming mga pamilya. Kami po ay lagi mong pagpatnubayan, ilayuman sa anumang panganib. Lalong-lalo na po kami mga narito sa malayong bansa, sa malayong pamilya. Subaybayan mo po at gabayan mo po ang aming mga gawain ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At yun mga kahardot, ang sa araw na ito, ang ipakikita ko sa inyo ay interlock tiles na naman. Ito ay kakaiba doon sa interlock tiles na video ko nung nakaraan. Shoutout nga pala sa asawa ko, kay Milo Jenny Pasina ng Gabon Kalasyaw, Pangasinan, at sa aming lahat na pamilya, sa aming mga anak. Yun. Tara, tingnan natin ang aking ipapagawa. Yun mga kahardot, ang area na ito ay ibang klaseng interlock tiles design naman ang ilalagay dito. Ang procedure ng paglalagay nito, ang preparasyon ng surface ay kakaiba. Kung yung dati ay gravel, ito naman ay iba. Yung una ay binuhusan ng konkreto, yung pinaka base niya, may sub base, may pinaka blending. Ayan, simento yan, simento. Ayan, simento yan. Tapos, nasa exact level yan doon sa gilid kung gaano kakapal ang interlock na gagamitin. Pagkatapos niya, lalagyan uli yan ng lalatagan ng buhangin. At ito, buhangin na ito, para doon naman sa ipapatong na yung interlock tiles. Ito ay kakaiba, kaibang klase naman ng procedure ng pagkakabit ng interlock tiles na ito. At makikita nyo nga, itong nilalakadan ko, nabuhusan ang ilalim niyan, pero nilatagan ng buhangin para sa interlock tiles. At ito nga ginagawa nila. At ito nga mga kahardot, ang sample ng kinabit nilang interlock black tiles na ito, ang design niya ay parang behave ng honey. Ayan. At makikita nyo naman, level na level siya at yung mga kwantuhan nila ay lapat, wala kang makikitang gap dyan mga kahardot. Kaya sa magandang preparasyon, doon nyo may apply at may ilay ng maganda ang ganitong klaseng blocks. Kasi pagka hindi yan nagpantay ang lagay mo, kitang kita yan. At yun nga, ganyan ang preparation nila ng kailangan mong gawin. Lagay mo yung buhangin, pagka nailagay mo sa level na yan, ayos nakalaykay mo, na-label mo ng manual, ayan, babasahin ng tubig, binabasa ng tubig yan, kagaya ng nakita nyo na yan. Kailangan basahin ng tubig para yung buhangin niya mag-shrink, parang ma-compact siya, mag-compress sa ilalim, walang mga gap-gap. Kasi yung buhangin, pagka nabasa mo yan, nagko-compress yan. Para pag ipinatong mo yung interlock blocks, wala nang pagbabago ang level noon. Magiging maayos at hindi ka na magre-repair. Walang problema pagka maganda ang preparasyon niyan. At yun.
stable na inilatag, tapos pinatungan ng isang klaseng interlock tiles. Yan yung ibang isang klase na parking naman yan. Yan ang ilalim yan ay graba. Hindi katulad nitong interlock na ito na walkway, kaya mas mataas siya. At yan, nakikita nyo yung nilatag na yan na interlock tiles. At may pakikita pa rin ako sa inyo sa ilalim yan, kung mayroong kang mga ingredients na nadadaan, dapat nakaayos din yun. At ito, yung mga siruho na yan, sa huli na yan, last. At tingnan nyo guys to, yan, mayroong pipe na dumaan dun, obligadong ilubog mo yan ng sa tama, para hindi naman, pag hindi yan na ilubog ng mahusay, hindi magkakaproblema ka sa level ng iyong interlock tiles. Ayan, pinapantayin mo yan dapat. Makuha mo yan. Kita mo, gamitan mo rin ang aluminum bar para ma-check mo na pantay dito sa curbstone na ito, kabilaan. Tingnan nyo yan, doon sa kabilang curbstone, doon sa isang gilid na yon. Yun. Pantay na pantay siya. Lapat na lapat ang... Ibig sabihin, nakalapat yung aluminum, level ang iyong ikinabit na tiles. At yan nga. Ito naman yung isang klaseng interlock tiles. Mas mababa kaysa doon sa isang tiles na pang walkway. Ito kasi parking area to, itong nilalakad. Yan mga kahardot. At makikita nyo, ang ilalim yan ay graba. Yan, nilatag sa graba ang piling niyan sa ilalim. At yan, tingnan nyo, diretso. Mas mataas talaga. Mas mataas siyempre ang walkway kaysa sa parking. Yan, tingnan nyo ang gilid niya, diretso-diretso. At ito namang maliliit na ito, yan, ang siruho niyan. Yan, half blocks. Order yan, galing sa standard na pang ano yan, pang siruho. At yan, tingnan nyo ang pag... At ito nga yung pagkakabit niyan mga kahardot. Tingnan niyo yung surface ng buhangin. Ayan oh, pantay na pantay siya. Ayan. At ganito yung pagkakabit niya. Yung tao nandun sa ibabaw, lapat ng lapat. Tingnan niyo, pantay na pantay ang mga dug, ang ibabaw. At yung mga dugsungan ay, yung mga joint niya ay sakto. Saktong sakto. Ayan. Tingnan ninyo. At salpak lang ng salpak. Napakasimple. Bakit maganda ang preparasyon ng surface ay wala kang problema sa paglalatag. Salpak ka lang ng salpak. Ayan. Ngayon, ang medyo mahirap-hirap dyan, syempre, ay yung mga panganto. Kasi resiruho yun. At mababawasan ang blocks na yan. Mayroong cutting piece na delivery, standard. Pero mayroon pa rin magbabawas ka doon. Hindi naman masasakto yan dahil kaya nga may siro eh. At yung gilid na yan, pantay na pantay. Diretso. Kaya yung line duri, hindi mawawala yan. Lagi yan kasama. So, kailangan mo lang i-level talaga yung soft base mo para paglatag ng interlock ay ayos. At itong side na ito, kaya naka-diretso na yan. Ang purpose nitong isa na ito yan ay tiles naman yan, ibang tiles naman ang ilalagay dyan. Ibang tiles ang ikakabit dyan, design na yan. Itong mga sentro ng walkway, yan ang ilalagay doon sa iba. At tulad niyang space na yan, parang yung diretso ng tile, ibang design ng tiles naman ang nakalagay. At yun nga mga kahardot, yan na ang pinakabit nilang interlock tiles. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron man kayong napulot na kaunting kalaman sa aking informasyon, ay congratulations. Shout out sa lahat ng team, Team Jero at sa Team Norse. Shout out sa inyo, maraming maraming salamat. God bless po. Bye-bye!